Kasi lagi iniisip ng Pilipino, magne-negosyo ko, uy, pagkain! Pagkain ang pasukin natin. Pero ngayon po, maganda marinig natin mismo doon sa nagpapatakbo ng mga chain of restaurant, ang pinaka-apektado. Okay, Armand, so habang nagaantabay tayo sa ating panauhin, bakit naisipan mong ito ang pagtuunan natin ng pansin sa ating armado ka this month of September? Well, una, bare months na. Iniisip pagdating ng bare months, kahit pa paano, magdadalawang pandemic year na tayo. Kahit pa paano, noong dumating yung September last year, hanggang umabot, Father, di po ba, noong December, parang naiba ang spirit natin dahil yung spirit of the season of Christmas. At pagpasko, ayan, sinasabi nila, kahit anong negosyo, pwede kang pagkakitaan. At ang lagi, pag iniisip ng negosyo, dahil maraming tao, ang tao kumakain, food. Something, ano, yan ang number one na negosyo kagad, pagkain. Lalo na dito sa Pilipinas. Father, nasabi to sa akin ng mga nakakapunta ng Europa, mga pari din. Sabi nila, alam mo yung Pilipinas, hindi naman tayo parang Oriental Asian culture. Parang more of Latino culture tayo, Ma'am Chichi. Yung, di ba, uso sa atin ang siesta. Sa iba, walang, sa, ano, walang siesta, di ba? Tapos, katulad sa, di ba, sa Spanya, kasi doon, sa Spanya, alas 10 ng gabi, umaga pa rin talaga, kaya kailangan mag-siesta ng tanghali. So yung tinik na tinik pa yung araw. Correct. And then, lalo na, sa pagkain, Ma'am Chichi. Diba? Nung araw, hindi naman po nagbibilang. Diba nung araw eh, dahil minsan sa isang buwan lang tayo magkita dyan sa studio, may dala tayong konting puto, may dala tayong konting pagkain. Ang pagkain sa atin, event, it's very much of our culture yung kumain. Magmi-meeting lang sa restaurant pa, ha? Pag-iisipin mo negosyo, may pag-uusapan ng mga plano, merong celebration, lahat sa restaurant, kainan. Ma'am Chichi, kapag nakikipag-meeting ako sa Amerikano, tubig lang. So, tubig lang ang pinagsasaluhan namin. Wala ng kape. Buti na lang, naglulunok ako ng candy para meron akong malasahan kahit papano. Pero, kaya ko sinasabi to, ito ang kaya natin naisip yung tungkol sa pagkain, lalo na restaurant. Kasi lagi iniisip ng Pilipino, magne-negosyo ko, uy, pagkain! Pagkain ang pasukin natin. Pero, ngayon po, maganda marinig natin mismo doon sa nagpapatakbo ng mga chain of restaurant. Ang pinaka-apektado is the food business. And then, daming food delivery, restaurant business. Apektadong-apektado. Well, sa lahat naman, sa barberia, sa parlor, yung mga, Ma'am Chichi, kasi yung apo ko dati pumupunta doon, yung mga nasa mall na pasyalan ng mga bata, imagine magdadalawang taon na nasarado yon. So maraming talagang naapektuhan, kasama rin yung laging gustong pasukin dahil madaling pasukin at ang daling intindihin, food business. Mag-restaurant tayo, mag-umpisa tayong karinderya and all. Ano ba talaga ang sitwasyon ngayon? Paano sila naapektuhan? Paano ang kailangan nilang tahakin? Hinihintay natin yung ating guest. At gusto rin nating marinig paano sila nakakabawi, no? Opo, nakakausad opo. Sa negosyo. Ako, excited na kami ni Father Migs at na makilala ang ating panauhin at matanong siya ng mga makahalagang questions tungkol sa restaurant business. Katok Tahanan. Okay, mga kapanalig, ito po ang Katok Tahanan at ngayon po pag-uusapan natin ang tungkol sa restaurant business ngayon pong panahon ng
krisis sa COVID-19. At narito po si Armand Benko pang ipakilala ang ating natatanging panauhin. Yes, yung mga kasama po natin mula doon sa pinanggalingan niya, Ora et Labora to, Ma'am Chichi, meaning kasama ko doon sa eskwelahan na nagpo-promote ng work and prayer. Tapos nakatapos din to doon sa Magis, Man for Others. Yan lang naman po yung pinanggalingan niya. Etong ngayon, kaya natin kinuha siya dahil siya po ang COO ng isang restaurant na prior to the pandemic, lagi kong tinatangkilik, lalo na yung nandito sa may Robinson na Galleria dahil yun ang malapit sa amin, yung Rai Rai Ken Restaurant Group, the COO, Mr. Herbert Joey Garcia. Hey. Good morning! Good morning! Welcome. Good morning po everyone, Sir Arman, yes. Ma'am Chichi, and Sir Miguel, magandang umaga po. Kamusta po? Ako, mabuti naman. Joey, unang tanong, ano-anong mga negosyo na ang nahawakan mo sa food business? Nabanggit ni Arman yung ilan, pero bigyan mo kami ng idea kung gaano kalawak na ang iyong naging karanasan sa industriyang ito. Ano po, bali po ang business po namin, nag-umpisa po sa Rai Rai Ken, yung ramen house o Japanese restaurant. Meron po kaming Rai Rai Ken, Ramen Metro, Uishi Bachoy, Tokyo Joe, tapos puro Japanese restaurant concept, iba-iba kong market. Meron din po kaming Japanese hotel sa San Pedro, Laguna. Ang pangalan po ay Takara Hotel, Events Place, and ano yun po, hotel. And then, meron po ako noong 2018, nag-start din po ako ng mga franchise business ng maliliit, ng mga food cart. Meron kaming Over Mango, Baba Shawarma, ano pa po ba yung mga brand ko? Medyo marami-rami. Tapos ngayon pong pandemic, meron akong inumpisahan yung Korean brand, Kuro Kuro Croffle. Ano po. So, I'm into food po. I started... Nag-umpisa po ako ng medyo maaga kasi po, little background po sa family po, yung aking tatay, yung father ko po ay nag-umpisang dishwasher po sa isang maliit na Japanese restaurant noong 1977. Ang pangalan po nun ay Dosangko Ramen sa Mabini po, sa may ermita. Nagtrabaho siyang dishwasher na natuwa yung kanyang boss at pinag-aral siya ng Japanese cuisine. Pinadala po siya sa Japan. At pagbalik po sa Pilipinas, siya na po yung nagtuturo ng pagluluto ng Japanese food dun sa mga kasamahan niyang Pilipino hanggang sa napadala po siya sa iba-ibang lugar, sa Malaysia, sa Thailand, dahil nag-expand po yung Japanese restaurant na pinagtatrabahuhan niya noong 1970s. And then eventually po, after 17 years of working doon sa kumpanya, nung namatay po yung kanyang boss, nag-decide na lang po siyang mag-umpisa ng maliit na hanap buhay. Ang una niyang tinayo, karinderya po ang pangalan, Master Chow. Sinuwerte po kami, yung aming maliit na karinderya, katabi po niya ay mga, ang tawag po doon ay nung araw yung umise o yung nightclub po na maraming hapon. Ngayon, ang nangyari po, pag madaling araw, walang makainan yung mga hapon. Ang ginawa ng father ko, naisipan niyang magluto ng Japanese food, ng ramen. Nagtataka po yung mga hapon, bakit yung aming karinderya ay authentic yung lasa ng ramen. Sabi ng nung isang regular customer po namin, Sir Naomi Fukuda, Benji-san, change the name of your restaurant. Sabi ng ganon, kumuha po ng tissue. Isinulat yung pangalan. This is the name of restaurant. Sinulat sa tissue paper. Rai Rai Ken. Ang totoo po, ang father ko na napamura. Sabi niya, ang parang pangit naman ng pangalang ibinigay. Pero ginamit pa rin ng father ko yung pangalan. So, sa umaga po, ang tinda namin, Tapsilog. Sa gabi, nagtarami na kami hanggang sa pinal na ng father ko yung pangalan na Rai Rai Ken. Ang nagulat po kami, that was 1992. Ang customer po namin, halos 90% puro Japanese lang po. During that time, wala naman nung Japanese restaurant pa eh. Ang sikat lang nung araw. Yung malalaki, yung tempura, purusato, asahikawa, dosangko, ramen te, nipponichi. Halos kabisado po namin ng mga Japanese restaurant noon.
edi nangyari po eh, naging rayrayken po kami. 90% customer namin. From 1992 to 1997, nagkaroon po kami ng apat na restaurant sa Bautista, sa Buendia, sa Tomas Murato, saka isa po sa Cebu. Pero nung 1997 po, nasunog yung aming pinaka-main na branch na sa Bautista. At ang problema pa po nung 1997, Asian financial crisis, lahat po ng hapon nag-aalisan. Sabi nga ng father ko, lahat ng sakang nawala. Ngayon, nawalan po kami ng hanap buhay. Yun ang unang crisis po namin, yung nasunog, tapos financial crisis. Ang sabi ko sa father ko, Daddy, pwede bang tulungan kita? Sabi ko, pwede ba akong payagan mo na gumawa ng Ray Rayken version naman sa panahon ko? That was 2000. 2000 na po yun eh. Eh di nag-apply po ako sa mga mall. Nag-apply ako sa SM, sa Robinson. Awa ng Diyos po, hindi ako tinanggap. Nangyari po, kinausap ko po yung may-ari ng Harrison Plaza, si Ma'am Irene Martel Francisco. Martel, ako, Martel. Ako po yung anak ni Benji Garcia. Ano po yun? Kusinero po ng Raminte na kanang dosangko. Eh sabi niya, regular customer kami ron ha. Eh kami po ang may-ari ng Ray Rayken. Ah, yung ramen house dyan sa may Bautista na nasunog. Sabi ko, opo, pwede po ba akong kumuha ng pwesto dyan sa may Village Square dahil nung araw, yung Village Square po, tapat ng Century Hotel, yun ang pinakamagandang Harrison, part ng Harrison Plaza. O sige, bibigyan kita. Binigyan po ako ng pwesto. Sabi ko sa father ko, di, wag mo akong pakialaman. Ako mag-hire ng crew. Ako mag-a-adjust ng menu. Kasi dati, ang produkto po namin, talagang naka-design sa Japanese market. Ang ginawa namin, sabi ko, daddy, medyo i-adjust ko yung panlasa sa Pilipino. Tapos yung waitress, kasi ang waitress po namin nung araw, maikli ang mga suot para nabobosohan ng hapon. Sabi ko, tanggalin natin yun. E di, pumayag yung tatay ko. Alam niyo po, nung 2001, nung nabuksan ko po yung restaurant, in one day po nung araw, bumibenta po ako ng 70,000 a day. At doon po ako nagkaroon ng idea na magkaroon ng business model, yung Rayrayken na ginawa ko po. In one year po, yung matagumpay na business model ko ng Ray Rayken o new version of Ray Rayken, napapranchise ko po, nakapagbukas ako ng 20 branches in just one year. Sa makatawid po, yung nawalang hanap buhay, doon na po ako nagkaroon ng ano, doon na po ako nagkaroon ng expertise. I was just around 18, 19 years old nung ako po ay nagtulong sa business talaga po namin. And I was able to expand the business po ng from 4 branches to 20 branches until I decided to put up yung Uishi Batchoy, Tokyo Joe, Ramen Metro, hanggang sa nakapagpatayo po ako ng hotel. So, ganun po, talagang highly focused lang po talaga sa hanap buhay at marami pong failure. Sangkaterumang kapalpakan po nagawa ko sa buhay ko nung araw. Eh, eto nga po ngayon, katulad po pandemic, eto po yung pinaka-isa sa pinaka-mabigat na nakakaharap ko po. Daig pa yung sunog, daig pa yung Asian financial crisis? Ako po, sa tingin ko po, mayabang po ako nung unang panahon ng pandemic eh. Diba parang akala natin tatagal po ng 3 buwan, 6 buwan. Pero nakakagulat po, Sir Arban. Dadalawang taon na tayo, Joey, no? Oo, sa crisis. Nung nagsilang po ako, sabi ko, 1 year and 9 months. Sabi ko, iba ito. Okay. Joey, bago magtanong si Father Migs, gusto ko lang sabihin na salamat sa pag-share mo ng storya ng start ng business. Lalo na yung talagang pagpupunyagi ng tatay mo. Parang Cinderella story yung kwento ni Tatay Benji. Oo, at nakaka-inspire at no wonder, no, ikaw mismo na anak niya ay talagang nagkaroon ng ideya, nagkaroon ng motivation na ipagpatuloy ang restaurant business.